Romans 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung oobserbahan natin, sa bersikulo na ito ay mayroong maganda at di magandang balita. Kaya nais naming iparating ang magandang balita sa inyo ng Panginoon sa kalagitnaan man ng ating mga pagkukulang, kasalanan, karumihan o pagmamataas. Sa bersikulong ito ay ipapakita pa din ng Diyos kung gaano Kanya kamahal. Una ay ang kabayaran. Pag naririnig natin ang salitang kabayaran, ano nga ba ang pumapasok sa ating mga isipan? Malamang, gaya ng utang na dapat bayaran o di kaya halimbawa na lang sa pagtatrabaho. Pinuhos mo lahat ng oras, ng pawis, ng puyat, ng pagod, ngunit di iyon binayaran. Anong mararamdaman mo? Marahil ay makakaramdam ka ng lungkot o pagkadismaya. At iisipin mong hindi naging patas at hindi iyon nararapat. Bakit? Dahil nagtrabaho ka at inaasahan mo na babayaran ka. Sa madaling salita, ang kabayaran ay ang katumbas ng ating mga ginawa o ginagawa. Kasalanan. Pag naririnig mo naman ang salitang kasalanan, ano ang pumapasok sa iyong isipan? Malamang, ang paggawa ng mali tulad ng bisyo, pagpatay, pagnanakaw, pagsisinungaling, pagsuway at madami pang iba. Ilan lamang yan sa mga alam nating kasalanan? Kung iisipin natin, paano kung mabait kang tao, mapagbigay at walang anumang kapintasan, masasabi mo na ba na di ka na makasalanan? Yan ang isang pagkakamali na iniisip ng nakararami. Dahil ang isa pang kasalanan na hindi alam ng madaming tao ay ang pagbabaliwala o pag-reject sa Diyos at ang paggawa ng mga taliwas sa salita o kalooban niya. Ito rin ang dahilan kung bakit tayo malayo sa Kanya. Ito ang nagsisilbing pader sa gitna ng sanlibutan at ng Panginoon. Kamatayan. Ano naman ang pumapasok sa isipan mo pag naririnig mo ang salitang kamatayan? Kung iisipin ay napakasimple, pagpanaw o pagkawala sa mundong ito. Isa ding ibig sabihin nito ay separation ng namatay sa mga naiwan niya sa mundo. Kunwari na lamang ay may alaga kang aso pero namatay. Yung alaga mo ba na aso na yun ay kasama mo pa hanggang ngayon? Siyempre hindi na, kasi patay na. Kaya nagkaroon na ng separation. Kung ia-apply ito sa relasyon natin sa Panginoon, ang kamatayan ang siyang tanda na nahiwalay na tayo sa Panginoon. Paano nangyayari iyon? Dahil sa kasalanan na ating nagawa, unti-unti tayong lumalayo sa Diyos. Dahil sa mga kasalanan na ito, patay na espiritu tayo sa harapan ng Diyos. Maaaring buhay ka sa mga mata ng tao, pero sa mata ng Diyos, hindi na. Kaya sa madaling salita, pag ikaw ay may kasalanan, ang kabayaran nito ay kamatayan. Walang hanggang kamatayan sa impyerno. Alam naman natin na dalawa lang ang maaaring puntahan natin pag namatay tayo. Sa langit o sa impyerno. Ngunit hindi hahayaan ng Diyos na mamatay ka sa kasalanan at mapunta ka na lang sa impyerno. Di Kanya pababayaan, kaya sa bersikulong ito, merong ngunit ng ibig sabihin ay pag-asa. Tama ka, may pag-asa pa gaano ka man makasalanan o ikaw man ang pinakamakasalanan, may pag-asa ka pang maligtas at magbago. Tiwala lang. Libreng kaloob. Isa pa bukod sa may pag-asa, meron pang regalo ang Diyos sa iyo at ito ay libre. Kaya huwag ka nang tumanggi. Libre ang kaligtasan mula sa Diyos. Libre ang pag-asa. Libre ang tiwala sa Diyos. Tingnan mo nga naman, para kang binigyan ng 1,000,000 na libre. Di mo pa ba tatanggapin? Samantalang sa kasalanan pagbabayaran mo pa ang mga ginawa mo, pero si Lord nagbibigay ng libre, ayaw mo pa ba? Ano nga ba itong libre na yun? Buhay na walang hanggan. Tama ka. Sino nga ba ang may ayaw ng buhay na walang hanggan? At ang makapunta sa langit,
ay masaya doon. Walang kapighatian, kamatayan o kahirapan. Yan ang libreng gustong ialok ng Diyos sa'yo. Ngunit, paano ba magkakaroon nun? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang siyang nag-alay ng kanyang sariling buhay upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Oo, siya na mismo ang nagbayad ng lahat ng kasalanan mo o kahit ako man. Ginawa niya yon dahil mahal ka niya, mahal niya ako, mahal niya tayong lahat. At upang iligtas ka, kaya't huwag mo nang sayangin. Tanggapin mo ang regalo ng Diyos. Huwag kang mag-alinlangan dahil siya, di siya nag-alinlangan upang ialay niya mismo ang kanyang sarili. Mapalaya ka lamang. Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas, bilang isang Diyos at bilang isang ating Panginoon, na siyang maghahari at magkukontrol ng iyong sariling buhay. Kung ihahalin tulad sa isang bagay, ang buhay natin ay parang isang sasakyan. Bilang isang driver, di natin alam kung anong klase ng kalsada ang madadaanan pa natin. At dahil sa pilit natin kinokontrol ang sariling manibela natin, nadidisgrasya tayo, nasisira ang buhay natin. Yun ay dahil di natin pinagkakatiwala sa Panginoon ang buong buhay natin. Mas alam ng Diyos ang ating hinaharap. Sa Kanya natin ipagkatiwala ang ating buong buhay. Siya ang gawin nating driver ng ating buhay. Kaya, pagsuko. Isuko na natin lahat sa Diyos. Huwag tayong magdududa na ipagkatiwala sa Kanya ang lahat dahil mas nalalaman niya ang makakabuti sa atin. Pagsisisi. Pagsisisi sa ating mga kasalanan o nagawang kamalian. Di pa huli ang lahat. May pag-asa at kaligtasan na nag-aantay para sa iyo. Tanggapin mo lang si Jesucristo bilang Panginoon sa buhay mo. Siya ang bahala sa iyo.